Tuklasin at alamin ang mga nangyayari sa ating paligid, halika't ating alamin. Ang video na ito ay based lamang sa aking nalikom na kaalaman, at sariling pananaliksik tungkol sa topic na inyong mapapanood. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe at paki-hit na din ang bell icon, para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Pamilyar ka ba sa tinatawag nilang mommies? Kung interesado ka, halika't ating talakayin. Ang mommy ay isang tao o hayop na ang katawan ay natuyo o kung hindi man ay napanatili pagkatapos ng kamatayan. Kapag iniisip ng mga tao ang isang mommy, madalas nilang naiisip ang mga unang bersyon ng Hollywood era ng mga anyo ng tao na nakabalot sa mga layer ng mga bendahe, at nakaunat ang mga braso. Maaaring hindi literal na bumangon ang mga mommy mula sa kanilang mga sinaunang libingan at pag-atake, ngunit sila ay talagang totoo at may kamanghamanghang kasaysayan. Ano ang mga mommies? Ang kasanayan sa pag-iingat ng katawan bilang isang mommy ay laganap sa buong mundo at sa buong panahon. Maraming sibilisasyon tulad sa Incan, Australian Aboriginal, Aztec, African, Ancient European at iba pa, ang nagsagawa ng ilang uri ng mummification sa loob ng libu-libong taon upang parangalan at mapanatili ang mga bangkay ng mga patay. Ang mga ritual ng mummification ay iba-iba ayon sa kultura, at iniisip na ang ilang mga kultura ay mummified ang lahat ng kanilang mga mamamayan. Ang iba ay inilaan ang seremonya ng pagpasa para sa mga mayayaman o mga taong may katayuan sa buhay. Dahil ang karamihan sa mga bakterya ay hindi maaaring mabuhay sa matinding temperatura, ang paglalantad ng bangkay sa araw, apoy o pagyayelo o malamig na temperatura ay isang hindi komplikadong paraan upang lumikha ng isang mommy. Ang ilang mga mummies ay nangyari ng hindi sinasadya, halimbawa, ang Accidental Mummies of Guanajuato, isang koleksyon ng mahigit 100 mummies na natagpo ang nakabaon sa mga crypt sa itaas ng lupa sa Mexico. Ang mga katawan na iyon ay hindi sinasadyang maging mummified. Ipinapalagay na ang matinding init o ang mayamang geological store ng sulfur at iba pang mineral sa lugar ang nagudyok sa proseso ng mummification. Ang ilang mga monghe ng Budista ay nagsagawa ng self-mummification sa pamamagitan ng paggugol ng mga taon sa pagkagutom sa kanilang mga katawan at pagkain lamang ng mga pagkain nag-aambag sa pagkabulok. Nang mawala na ang taba sa kanilang katawan, ilang taon pa silang umiinom ng nakal-alasong katas upang maging sanhi ng pagsusuka para maalis ang mga likido sa katawan. Kinamitan rin ng lason ang katawan na isang hindi magandang host sa hinaharap para sa mga surot na kumakain ng bangkay. Sa tamang panahon, ang mga monghe ay inilibing ng buhay upang hintayin ang kamatayan at mummification. Mabilis na dumating ang kamatayan, ngunit bihirang gumana ang self-mummification. Bago tayo magpatuloy, kung gusto niyo ng mga ganitong content, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-hit na din ang bell icon para updated kayo sa mga videos na aking i-upload. Maraming salamat mga kababayan. Halika't magpatuloy na tayo. Egyptian mummies. Kahit gaano mang ginawang mummified ang isang katawan, ang huling hakbang ay ang pag-iingat ng mas maraming tisyo ng balat hanggat maaari, at ang mga pari ng sinaunang Egypt ay itinuturing ng mga eksperto sa proseso. Ang tigang na klima ng Egypt ay naging madali upang matuyo at gawing mummify ang isang bangkay, ngunit ang mga Egyptian ay regular na gumamit ng isang mas detalyadong proseso upang matiyak na ang mga patay ay nakaranas ng ligtas na daan patungo sa kabilang buhay. Ang proseso ng mummification para sa mga mayayaman ay kadalasang kasama ang mga sumusunod. Paghuhugas ng katawan. Pag-alis ng lahat ng mga organs, maliban sa puso at ilagay ang mga ito sa mga garapon. Pag-iimpake ng katawan at mga organs sa asin upang alisin ang amoy ng mga ito. Pag-embalsamo sa katawan ng mga dagta at mahahalagang langis tulad ng mira, cassia, juniper oil at cedar oil. At ang huli ay, binabalot ang embalsamadong bangkay sa ilang patong ng linen. Ang mga sinaunang ancient Egyptian sa lahat ng antas ng pamumuhay ay nagmamify ng mga namatay na miyembro ng pamilya, ngunit ang proseso ay hindi kasing detalyado para sa mga mahihirap. Ayon sa Egyptologist na si Selima Ikrim, ang ilang mga bangkay ay nilagyan lamang ng langis ng juniper upang matunaw ang mga organs bago ilibing. Ang mga mummy ng mga pharaoh ay inilagay sa mga ornate stone coffins na tinatawag na sarcophagus.
Pagkatapos ay inilibing sila sa mga detalyadong libingan na puno ng lahat ng kailangan nila para sa kabilang buhay tulad ng mga sasakyan, kagamitan, pagkain, alak, pabango, at mga gamit sa bahay. Ang ilang mga pharaoh ay inilibing pa kasama ng mga alagang hayop at tagapaglingkod. Mummies bilang medisina. Ayon sa isang abstract noong 1927 na inilathala sa Proceedings of the Royal Society of Medicine, ang mga paghahandang panggamot na ginawa mula sa mga powdered mummies ay popular sa pagitan ng 12 at 17 siglo. Sa panahong iyon, hindi mabilang na mga mummy ang nadistomed at sinunog upang matugunan ang pangangailangan para sa gamot galing sa mummy. Ang interes sa mga mummies bilang gamot ay nakabatay sa di umano'y nakapagpapagaling na katangian ng batuman, isang uri ng asfalto mula sa Dead Sea. Inakala na ang mga mummy ay embalsamo ng batuman, ngunit bihira lang iyon, karamihan ay inembalsamo ng mga dagta. Mummies go mainstream. Marahil ang pinakakilalang mummy sa modernong kasaysayan ay si King Tutankhamun, na karaniwang kilala bilang King Tut. Ang kanyang nicho at mummified na katawan ay natuklasan noong 1922 ng British archaeologist na si Howard Carter. Ito ay isang exciting na paghahanap ngunit hindi maipaliwanag na ang dahilan ng kanyang pagkamatay. Ayon sa alamat, ang pag-istorbo sa puntod ng isang mummy ay humahantong sa kamatayan. Ang pamahiin na ito ay hindi nagpagulong-gulo kay Carter, gayunpaman, o napigilan siya sa paghukay sa libingan ni Tut. Gayunpaman, nang maraming tao na kasama sa kanyang ekspedisyon ang namatay ng maaga dahil sa hindi likas na mga dahilan, ang kwento ay nabighani ng media kahit na ang tinatawag na sumpa ay nagligtas sa buhay ni Carter. Ang mga mummies ay naging higit pa sa mga relihiyosong simbolo ng sinaunang mundo noong unang bahagi ng 20th siglo sa debo ng nobela ni Bram Stoker, The Jewel of the Seven Stars, na nagtampok sa kanila bilang mga kontrabida. Ngunit ang paglalarawan ni Boris Karloff bilang isang mummy sa 1932 na pelikula, ang The Mummy, ang naging dahilan sa mga mummies na maging pangunahing mga halimaw. Ang mga susunod na pelikula gaya ng The Mummy's Tomb at The Mummy's Curse ay naglalarawan sa mga mummies bilang mga nilalang na nakabalot ng husto at mute na kilala nila ngayon. Ang mga fictional mummies ay hindi makakaramdam ng sakit at, tulad ng ibang horror monsters, ay mahirap patayin. Ang pinaka-epektibong paraan upang ipadala sila sa isang permanenteng pagkamatay ay ang sunugin sila. Sa kabila ng pagiging totoo at katakot-takot, ang mga mummies ay hindi katulad ng mga zombie, werewolves at mga vampira. Maaaring magbago iyon habang naglalabas ang Hollywood ng mga bagong mummy na pelikula na may nakakakilabot na mga storyline at nakakatakot na mga special effect. Ikaw, sang-ayon ka ba na gawing mummies ang mga bangkay?